the sport of motocross is alive and well. Nurtured by the CleanFuel National Junior Motocross Series being held at the CleanFuel Motocross Park in Silang, Cavite, that is drawing youngsters and veterans alike to every round. Race weekend brings us to the many exciting highlights of round 3 of the CleanFuel National Junior Motocross Series. Actually, I'm quite new sa field na to. I used to join race tracks. Tapos mahilig din ako sa mga road endurances, ganyan. But I was given this opportunity na mag-join dito and I realized na madami pa pala akong matututuhan. Especially to this kind of situation, yung road situation dito, di ba? Kasi madaming rider takot talaga sa maputik, malubak, di ba? So marami akong natutuhan from the very beginning. Malaking tulong sina Coach Kenneth San Andres and si Sir Jun San Andres kasi they really open a lot of categories here, di ba? From kids hanggang sa mga katulad naming beginners. And also, I'm so proud na may mga lady riders talaga na sobrang gagaling, di ba? Ang tataas nilang tumalon. So, this activity is also a good bonding para sa families. Tulad ng kasama ko sa celebrity class category, sila ng anak niya yung nagre-race dito each and every time na mayroong leg. Naka-focus po kami dito yung sa mga bata po talaga. Kaya kung mapapansin nyo, yung title po ng race is National Junior Motocross Series. So, more on sa mga bago lang talaga, like yung mga bata po, no? Then also, yung race namin dito is sanctioned by NAMSA. Si NAMSA po, siya po yung governing body po ng Philippine Motocross, no? Kaya national po yung race natin. So dito rin po, kukunin yung mananalo sa para maipadala sa ibang bansa para makapag-compete po. Hindi ko lang sure, pero alam ko po, kukunin po doon yung top 3 po na riders po natin na mga Pilipino po. Actually, medyo mahirap makipag-catch up doon sa... Siyempre, yung ibang kalaban ko, nag-start sila since mini eh, parang 4 years old, 5 years old. From Peewee to 50cc to 65, 85, tapos hanggang sa naging big bikes. Kaso ako, nag-start ako nung 18 ako, 85cc, kasi hindi ako marunong mag-clutch dati. Actually, parang alam ko lang na motor noon, yung automatic lang, ganyan. Tapos yun, nainganyo ako ni dad. I mean, invite niya ako na sumama mag-practice, ganyan. Eh, ever since naman po, bata pa ako, gusto ko na din talaga mag-race. Kaso, nagkaroon ng hindi nila ako pinayagan, tapos may mga nangyari. So, hindi siya tumuloy. Nung nag-18 ako yun, natuloy naman na nakapag-race ko. I started 11 years old as a beginner and a enduro rider. Kasi before, hindi kami makabili ng magandang motor, kaya we started enduro bikes. Yung father ko mahilig mag-trail, sinasama niya ako lagi. Then hanggang na-develop kami ng auto shoes and ito shoes, yung mga boss namin, sila yung talagang mga mentor namin para sa magtuloy-tuloy yung aming career. I'm here with CleanFuel's head of marketing, who is also a good friend of mine. Chris, thank you for having us. Well, thank you also, we, for also covering this event. All right. Can you just give us an idea of, you know, the feedback that you're getting sa mga tao na sumasalil, especially sa mga bata? I mean, ano ang feedback na nakukuha nyo? Gano'n sila ka-enjoy? Well, unang-una, nagpapasalamat kami sa mga tao because, you know, motorsports is growing and a lot of people are going here. It's not because it's a good place, but nowadays smaller kids want to learn about the motocross, and we are happy that not only in Manila but also in Mindanao, Visayas, going here just to visit the place and learn about motocross.
marami kami na-experience, lalo na this round 3 gives us a lot of learnings also, especially kids nowadays wanted to explore and wanted to learn about motocross. And currently on round 3, we are giving at least 16 categories. I think what made us more unique is we have electric category, the STACYC, which gives a lot, you know, yung 8 years old na sumasali and even 50 years old can compete here in the motocross series. And national juniors is a good opening kasi it will opportunity for them na makasali internationally. When they win, points will be concluded on the round 4. Maybe next year they can compete internationally. Okay, so sige, out of the ano naman, out of the competition, you know, the walk-ins. Let's talk about the walk-ins. Paano yung mga gustong sumali and my experience man lang yung track nyo here in Silang, Cavite? Well, first and foremost, they can visit the CleanFuel Silang. It's located in Silang, Cavite. Nasa likod lang po kasi yung Motocross Park. And they can also visit our website, cleanfuelmotocrosspark.ph. They have their own, meron kaming landing page doon wherein they can enter their participations. Thank you everyone for gracing our event, and we're happy that you guys come over to see the success of motocross, not only here in CleanFuel Park, but also in the Philippines as well. It certainly is heartwarming and exciting to see junior riders honing and developing their skills with each round of the CleanFuel National Junior Motocross Series.